mag-start tayo sa wholesale and retail na pinakamaliit ngayon, ay sigurado na magsisimula po tayo siguro sa 150K, no? Ay, sa buhay ni Daddy! Kumusta mga kado? At welcome po ulit sa aking channel, Daddy Godo Vlogs. Ngayong araw, ano, ay siyempre, panibagong pag-asa po sa ating lahat at kumusta po tayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayo lahat, lalong-lalo na dyan yung ating mga kasari, ano? At siyempre, yung ating mga subscriber at supporters na bayani ng ating bansa, ano, mga OFW. Direct to the point na po tayo, mga idol, ano? Gusto ko lang sagutin, ano, yung isang katanungan ng isang kasari natin, ano? Galing po ito kay Chang Vlog. Medyo matagal na itong mga 2 weeks na siguro, itong kanyang tanong sa atin, ano? Direct to the point na po tayo, mga idol. Kasari, magkano ba dapat ipuhunan kapag wholesaler? Please sagutin mo. Salamat. No? Naka-line up yung ating mga video, no? So isingit natin ito kasi ang sabi ko sa kanya, nagagawan ko ng vlog, no? Gusto ko sana kasama si Commander dito dahil ito ay tungkol sa aming experience, personal experience dito sa aming store. Kaso ay nagising yung aming baby, no? At siyempre, ang masasabi ko unang-una sa iyo, Chang Vlog, no? Maraming salamat sa comment mo at siyempre sa pagtiwala na nagtanong ka sa aking kaalaman, ano, aking vlog, no? Doon nag-comment ka. And gusto ko lang sabihin sa iyo na kung hindi pa po kayo handa or hindi po basta-basta ang isang sari-sari store owner, hindi po basta na makikita ka lang na may sari-sari store owner ka ay mayaman ka na, mapera ka na, and ganun karamihan ang tingin, lalo-lalo na sa probinsya, no? May tindahan, mapera. No, hindi po ganun ang katotohanan, mga idol. May pera, pero ang pera ay nasa tindahan. So, kung handa na po kayo sa mga ganun, na dapat ay meron tayong focus, no? Na kailangan natin na magsipag at magtyaga, no? At siyempre gusto ko rin na ma-inspired at ma-motivate yung karamihan sa atin. Dahil nga, ano yun, be? So, may customer lang, mga idol, ano? Dahil hindi po talaga madali ang buhay sa sari-sari store. Ang sakripisyo and siyempre, ang goal mo dapat na kailangan lumaki ng lumaki, lumago ng lumago. Then, siyempre, marami pang pagsubok dyan, yung pagod, puyat, and siyempre, yung mga kakompetensya, then, siyempre, yung mga trabaho. Basta, sobrang dami po, no? Sinasabi ko na ito kasi gusto ko straight to the point na po tayo, mga idol, ano? Dahil maubusan na naman tayong oras, mas maganda na marami pa tayong masabi, marami pa tayong ma-share, no? At gusto ko lang pala sabihin, no, doon sa unang vlog ko, yung 23 minutes na tungkol sa mga sari-sari store, wala po tayong inapakan na maliit doon na mga sari-sari store, no? Gusto lang po natin ibahagi, no? At siyempre, vlogger po tayo, alam nyo naman po yung vlogger, at hindi naman tayo nagbanggit ng kung ano, no, kung sino. Pero siyempre parang nararamdaman ko na yung mga maliit nating kasari diyan ay siguro baka na ano natin, no? Kasi hindi lumalaki at nagiging stagnant na lang yung kanilang sari-sari store. Hindi po, ang ibig po natin sabihin doon ay gusto na po natin ma-motivate at ma-inspire yung mga hindi lumalaki, no? Na mga sari-sari store natin na mga sa ating mga kasari, no? Yun lang yung gusto natin doon ibahagi, baka magkakaroon tayo ng alam nyo na, no, misunderstanding. And siyempre, nagsimula po kami, mga idol, ano, sabi ko nga kanina, direct to the point na tayo, nagsimula po kami sa aming mismong sari-sari store na wholesale and retail na maliit, no, small wholesale and retail kami, ay 90K po, mga idol, 90K. So, 90K, meron na po kaming maliit dito na sari-sari store noon. Hindi pa po kasama, puhunan lang po 'yon, mga idol, ha. Sa amin po 'yon. Puhunan na po 'yon, hindi pa po kasama doon yung lahat-lahat ng mga expenses. Halimbawa, magpapagawa ka pa, ipaparenovate mo pa, mamimili ka pa, no, yung mga gasolina mo, yung mga sasakyan mo. Wala pa po diyan. Yung puhunan lang po na 'yon ay 19 noon pa 'yon, 4 years ago. So sa ngayon, baka masasabi ko para makapag-wholesale ka ngayon, kasi kami noon ay hindi kompleto yung 90 na yun, ano? Hindi, marami ang wala. So ilan lang yung mga actually nagawa ako ng vlog noon, eh.
Kung maaala, panood niyo po Chang Vlog, no? May vlog ako na ginawa noon. Hindi ko na matandaan kung ano yung title. Nagawa po kami ni Commander noon ng aming experience sa pag-wholesale and retail na maliit at kung paano kami nagsimula. Nagsimula kami noon sa 90, no? So, puhunan pa lang mga idol. Wala pa yung kung ano-ano dyan. Lahat-lahat wala pa doon, no? Ano lang po yun. Kumbaga, yun lang yung pamili namin, no? So may maliit kami na sari-sari store noon at yun ang puhunan namin. So napakaraming mga kulang, no? Napakaraming mga wala, no? Sige, sabihin na natin na kompleto yung mga basic needs, pero meron pa rin mga kulang na iba't iba, no? Kunti-kunti lang, mga tag-tatlo, tag-apat na items, no? Yung talagang mga kailangan ng mga tao para wholesale retail. And then ro-rolling lang po ng ro-rolling ko kapag may mga benta na tayo, no? Halimbawa, makabenta tayo sa isang araw ng 10,000, 5,000, hindi pa po matapos ang araw, mamimili na naman, no? Para mairo-rolling. Kasi kung wala yon, bibili na natin agad kasi wholesale tayo. And iro-roll lang ng namin ang iro-roll. Pero sa ngayon, mga idol, ano, mga kasari, sa tingin ko, ang yun ay napakamahal na ngayon yung mga bilihin. At napakataas na, no? Na maraming tumaas, halos lahat tumaas. Ang dating tubig na binibenta namin dito ay 25 pesos, ngayon ay 30 na. Tubig lang 'yon, mga idol, no? So ngayon ay sa lahat siguro ng items, no, sa pinakamaliit na wholesale and retail pag nag-open po kayo ngayon, ay sa mahal ng ating mga bilihin ngayon, ay sigurado baka 50k ang pinakamaliit na puhunan mo, idol. Chang Vlog, no? Magsimula ka na siguro sa 50k. 'Yon po ay puhunan pa lamang, no? Ayun si Commander. Me, pwede ka na ba? So, humabol si Commander, mga idol, ano? Kasi nga kanina gusto ko talaga ma-experience sabi namin, ano? Ano nga tawag doon sa Tagalog? Masabi namin na kami pareho dalawa, no? Yung experience namin. Pero sa ngayon, doon nga tayo, no? Doon sa aking sinabi kanina. Siguro ngayon, mga idol, no, kapag nag-start tayo sa wholesale and retail na pinakamaliit ngayon, ay sigurado na magsisimula po tayo siguro sa 150k, no? Kasi sa ngayon makikita mo yung mga sari-sari store na maliliit na pero halos kumpleto sila. Ang puhunan po niyan, mga idol, ay 50 pataas. So mga 50, 70, 80 na po 'yan. May mga sigarilyo, mga ano. Ang mahal po kasi ng mga bilihin ngayon kapag wholesale and retail ka. Nang nag-umpisa ka pa lang, wala ka pang maraming mga ahente na mag-consignment, no? Kami kasi hindi kami, huwag ka muna mag-consignment, no? Kasi bago ka pa lang, wala pang magpapa-consignment sa'yo, no? Wala pa dyan yung mga consignment na ano. Ibig sabihin nun, sa bulsa mo manggagaling yung starting mo sa iyong sari-sari store, no? Kung maliit yung sari-sari store mo, na wholesale and retail, na gusto mo talaga na ganun, mas okay yung ganong technique, no, mga idol. Magsimula ka na kaagad. Kung may sari-sari store ka na maliit, so gawin mo na kung kaya mo na, ay gawin mo na i-wholesale and retail. Iba po kasi kumikita ka sa wholesale, kumikita ka rin sa retail, din yung customer mo mas dumadami kasi nga nag-wholesaler ka. So yun, me, yung sabi mo, wala ka pang masabi pa. Then and siyempre yun na nga, nagpatulog kanina si Commander sa anak namin, no? Ay hindi masyado nakapag-sabay sa akin, no? Pero siyempre humabol siya. Hindi niya na siguro nagigits yung aking mga sinabi kanina. Pero yun lamang, no, mga idol. At yung masasabi ko lang, no, maingay yung dumadaan yung mga motor dito. And nag-aantay lang tayo ng pagkakataon na makapag-vlog, no, ng walang tao. At nagmamadali tayo at sisingit lang natin nga yung tanong ng ating kasari na si Chang Vlog, no. Gusto ko itong gawin, no, para sa kanya, na hindi lang sa kanya, no, kundi napakarami kung magkano yung dapat ipuhunan sa wholesale and retail na maliit na sari-sari store. So sa ngayon siguro baka pinakamaliit na masasabi ko diyan ay 150k na, no. 200 to 300 pinakamaliit sa pinaka ano. Oo, kasi sobrang mahal na ng lahat. Saan mong boses mo? Lahat-lahat ng kahit mapa-ultimo, sabon, plastic. Pero siyempre yung tulad ng ginawa natin, yung kanina sinabi ko, baka pakunti-kunti lang muna. Oo. So, pwede sa mag-start ng mga 150 siguro. Oo, pwede, pero hindi, tsaka meron kang items na parang hindi wholesale. Tulad sa amin. Tulad sa amin noon, ganun. Soft drinks, hindi kami makapag-wholesale. Hindi wholesale lahat.
Kasi, bigas. Ayan, bigas. Oh, hindi mo na lahat mag-wholesale. Unti-unti na lang yan. Ano po? Tuka. Sige ano po. Tuka, iya? Tatapusin ko na mga idol, no? Kasi umiiyak na naman yung baby namin. Then, siyempre, may bumili pa na customer, no? And yun, ang sabi ni Commander, sabi niya mga 200 to 300. Pero sa estimate ko mga idol, kapag ka mag-start ka ng sara-sara store business na maliit na wholesale and retail, pwede na siguro 150, pero puhunan niyo po lang yun. Wala po kayong ibang gagastusin doon. Puhunan lang po yun. At kasi sa amin dito, 4 years ago na po yun, nagsimula kami sa 90K nga. No? Wala, lahat-lahat puhunan. Yun lang, hindi namin nabawasan yung pinamili na muna namin yun. And sa ngayon siguro, napakalaki na kasi ng mga bilihin ngayon, napakamahal na. And gusto ko lang i-share, no? At siyempre, bigyan kita ng konting tips and ideas sa pagsasari-sari store wholesale and retail. Sakripisyo talaga ang kailangan mo dyan, lalong-lalo na pag una. Unang-una pa lang na mag-start kayo mga idol. Maraming nag-start na hindi kaagad na nag- boom yung kanilang mga sara-sara store, no? Hindi ka agad lumalaki. Kaya wag po kayong manghinaan ng loob, basta meron kayong tinatarget, meron kayong gustong gawin, meron kayong goal, meron kayong disiplina, meron kayong pinaka-importante yung disiplina, no? At syempre yung collaboration ng inyong pamilya, no? Yung mag-asawa kailangan magtutulungan din. And syempre yung mga nakapaligid sa ating tindahan, yung mga customer, ay kailangan po natin yan. Siyempre hindi naman natin ito tolerate yung mga bagay na ginagawa nila, no, na nakakasira din sa atin, no, nakakaano rin. Pero siyempre kailangan po natin gawin as a negosyante, no, wholesale and retail tayo. So sana ay 12 minutes na naman, sana ay matulungan na sabi ko lahat sa inyo, at wag hindi ko nakalimutan yung iba, kasi minamadali lang po natin para marami tayong masabi. And para madali, marami tayong ma-share, no, doon sa aking mismong kaalaman at saka kay Commander. So hindi masyado nakapag ano si Commander, kasi nga gising na yung aming baby. Ayan, pakita ko lang. Ay, adjust the light. Ayan. So yun lamang mga idol, ano, hindi ko na ito pahahabain dahil anong pizza na naman ang minutes natin, ano, parang hinahabol na tayo sa oras sa pagsasalita lang. At gusto ko lang ibahagi sa kanya Chang Vlog, no, na napakarami, magtingin lang po kayo sa YT, no, manood kayo, napakaraming mga tutorial, napakarami. Piliin niyo lang po yung mga sinasabi na ano, na talagang totoo, no, hindi lahat ay ano, marami pong nambubula lang diyan na puro kita, no. Piliin niyo lang po yung mga napapulot yung talagang legit, no. Siyempre vlog 'yan. Marami talagang ano diyan, no. Kung minsan nga yung prank pa, ayun ang maraming mga hindi katotohanan, ano, prank nga. Yun pa ang pinakamaraming mga views, no. So vlog 'yan, kailangan nating gawin na medyo nagpapahangin tayo, no. Hindi naman lahat ng vlogger ay talagang puro totoo mga sinasabi, no. Kung saan, kung sino pa nga yung bumabatikos, sino pa nga yung mga nagpa-prank, mga ano, yun pa yung mga umaangat ang channel, no. Million-million ang nanonood. So piliin nyo lang po, napakarami ang pwede nyo panoorin sa mga vlog, no. Napakarami, lalong-lalo na dyan yung ating mga kasari, no, na napaka magagaling mag-vlog na. At siyempre marami rin tayong na experience at napupulot, no. At yun lamang, no. Maraming salamat sa mga sumuporta uli sa aking channel. At siyempre kung bago at nagustuhan mo ang aking video, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe, no, para at least marami tayong ma-motivate at ma-inspired sa ating vlog, no. Yun lamang mga kado at mga idol, maraming salamat. Mabuhay tayong mga Pilipino. God bless. Bye-bye. Like a Hellcat.